buhay ko, sir, noon, Lokoloko rin tayo noon eh. Kaya narating ko yung bilibid. Yun ang tawag nila sa akin, Boy Negro. I made friends with the devil on my shoulder. I can't find no forgiveness for my wrongs. There's a ghost inside of me that's growing stronger. Ain't no rest for the wicked. Main namin, sir, nung nag-umpisa kami. Pero dahil siguro sa biyaya ng Diyos ay biniyayaan tayo hanggang sa lumaki to. Hello, good morning, sir. Kumusta? Okay ba yan? Anong ulam nyo? Bakareto po. Okay ah. Kumusta yung mga kandito? Mga kasama nating mga magaganda. Boy Negro ang pangalan ko sa kanun eh. Yun ang tawag nila sa akin, Boy Negro. Kasi sa totoo lang buhay ko, sir, noon, Lokoloko rin tayo noon eh. Kaya narating ko yung bilibid. Pero yung kasong yun, hindi ko ginawa. Napagbintangan lang. Pero siguro pamamaraan ng Panginoon yun para makilala ko siya. Doon ko nakilala talaga, kaya ang buhay ko nagbago na. Bahala na kayo dito. Alam mo na yung mga instruction ko sa'yo. Noon, meron kaming gangwar dito. Bahala at saka komando. Nagpapatayan kami, nag-aagawan ng teritoryo, nag-aagawan ng delensya, kaya gano'n. Hanggang sa may namatay doon sa pinag-istambayan ko, doon nila ako sinetap. Kukunin nila ako, nasa ospital ako, kapapanganak lang yung misis ko eh. Kaya nung nandun kami, sabi nila may kaso ako. Oh, nagulat ako. Paano kung magkaso eh, nandito ako sa... Yun pala, set up pala yun. Sintensyaan ako ng life. Kasi murder yung bintang sa akin. Itong patayin yung nag-din sa akin. Kasi hindi ko ginawa eh. Loko-loko nga tayo. Yun pala, plano ng Panginoon yun. Doon niya binago yung buhay ko. Nag-delayin siya dyan sa palengke. Inalis ng Panginoon yun. Pati yung pag-iinom, pambababae, lahat. Eh, nung nandun ako sa bilibid, hindi ko kaya yung ulam doon. Kasi talaga yung ulam doon, sir, puro frustrated eh. Walang kalasa-lasa. Kaya ang ginagawa namin doon, kung minsan kinukuha namin raw, linuluto namin. Eh, kaya re-revise namin na para masarap lang. Sabi ko sa mayor namin, pwede bang dumiskarte, mayor? Nahirapan ako sa ulam natin dito, pagkain dito. So, sige, kung kaya mo, sige. Kaya nagpakain ako, sir. Dumadami na ang customer ko. Paghapon pa lang, marami nang nag-order sa akin yung mga chapsuy, magpapareserba para bukas. Lalo na sa Dalaw. Nagpapareserba sila para sa mga Dalaw nila. May 3 years ata nagtitinda ako dun, sir. Pero nung lumipat na ako, nadala ako sa Baguio, sir. Hanggang sa... Naiserve ko na yung minimum ko, doon ako lumaya. Hindi natin kayang baguhin yung buhay pala natin kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Siya talaga ang magbago talaga siya, dahil siya yung makapangyarihan. Kaya doon nung nagkaroon na ako ng conviction, sir. Yung mga kagagawang ko na doon, wala na. Kagaya nung lumaya ako, sir. Akala nila nung bumalik ako sa palengke, bibilisan ako eh. Nagulat na naman sila. Bakit nandito na naman yung mga salot sa buhay namin? Ganun siguro ang kwan nila sa akin. Kasi basta nandun ako, talaga hinahakot ko yung mga paninda nila eh. Siguro ang dasal nila, sana mamatay na ang tao ito, sabi nila siguro. Nanay ko, dati sa palengke ang tindahan niya, sa gilid-gilid lang siya. Hanggang sa nakahanap ng pagpwesto, andun nagpwesto siya. Nung natikman din nila yung luto niya, naging suki na namin lahat yung sa karnihan. Kaya doon na ako nag-istambay. Doon na ako nagkaroon din ng interest na magluto. Nung sinubukan ko magluto, linuluto ko sa bahay, sa kapatid ko, dinadala ko doon. Mayroon din akong ihawan doon sa gilid doon. Mga papaitan, binubuan.
Yung mga tao ron, kilala rin ako kasi loko-loko tayo eh. Pag kinawag ko sila, oh, hindi na ako magdidilensya sa inyo. Ito, legal na. Pero magbayad din kayo, sabi ko. Isang hinahanap nila dito ay inihaw na may sawsawan na dugo. Kaya nung naisip ko itong pwesto pala, yung nanay ko na nagsaraan na matagal, binuksan ko yun. Dito sa slaughter, sir, itong pwesto na ito sa baba. Siyempre, yung mga customer ng mother ko, nahati, pumunta sa kanila. Punong-puno yung kwan nila. Kahit magtawag ako, sir, subukan nyo naman dito, tikman nyo naman yun. Tinatawanan lang ako, ilabas ko kaya itong luto na ito. Yun na yung bakareta, sir. Sabi ko, sir, subukan nyo kasi ito, baka magustuhan nyo pag matikman nila. Pretest ko, sir, pag matikman nila, dito na sila kakain, gano'n. Hanggang sa lumakas na, artista na wala sa pelikula. Hey, it's my Uncle Eddie. Nice to meet you, Erwin. Erwin, nice to meet you. Ito ang specialty natin, Erwin. Yan ang pinanghila ko ng customer. Where did you learn how to make it? Pumasok lang sa isip ko eh, kung anong magkaka... yung harmony sa ingredients, yun, pumasok sa isip ko, ganito. Anong part ng baka do you use? Ah, yung ribs. Yung ribs lang. Ah, so important yung mga bones na sa lasa ng broth, no? Kasi yung bones, nagpapalasa yun eh. So ito yung same recipe for how many years? Since 2002 until now. Wow, okay. Pwede na tayong mag-umpisa, sir. Yan natin ng mantika. Oh, natutunan ko sa mama ko pero rinivise ko na yun. Mas maganda ngayon ang lasa ngayon. Pagkatapos yung sibuyas sa bawang, lagay natin yung kamatis. Pag nagkwan ito, ganyan na sir, ito na yung outcome niya. Mamarinate ko ngayon yung ribs. Mga 15 minutes to 20 bago mag-isa lang. Ito yung outcome na ng bakareta pag naluto na. And then you cook it for how long? Three hours. Three hours, okay. Mas magaling na ako sa mama ko dahil matanda na siya, sir. Okay, pwede nang i-serve. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Inigyan mo kami ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kalakasan, Lord. Ang lahat ng iyan ay galing sa iyo, Ama, kaya dapat ka lang namin pasalamatan. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Try our special recipe, this one. So this is the famous bakareta. The restaurant is basically built on this dish. And there's always a taste when you know a dish has been made over and over and over again for years and years. A perfected bite. Comes straight up. Butt and balls? Yeah. I like it. Sounds sexy. I'm more of a butt man myself, but I've been known to eat balls from time to time. Thanks, Harold. I didn't realize I was going to eat balls today, but appreciate it. First thing in the morning. Yeah. Butt and balls. These are probably the best balls I've had. That's really clean. So this is goat kilauin, right? It has a very goat flavor, which I like, but if people don't like goat, it's probably not going to be their thing, but I like goat, so it's nice. This is very famous, no? It's very Ilocano to eat goat kilauin. How do you call this? Kinuno? Kinuno. Inyo. Grilled. Grilled. You dip it or you put the sauce here? You dip. Okay. Still really crunchy, and that blood sauce is really nice and developed, which is nice. I will introduce my wife, my beautiful wife.
Marlene. Good morning, sir. Thank you again. Thanks for having us. What's the secret of a long-lasting marriage? I like that. The secret is God is in the middle. Ngayon, sir, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa talento na ibinigay sa akin. Kaya nagkaroon ng mga branches dahil sa kanyang biyaya. Talagang pag magtiwala lang tayo sa Panginoon at sundin ang kanyang kaluban, makakamit natin yung kanyang pagpapala. Siyempre, lagipan natin ng sipag at tiyaga, tuloy-tuloy na. Dati naging loko-loko, pero dahil sa biyaya ng Panginoon na binago tayo, wala na yung dating pagkatao natin. Kaya ang ginagamit ko ngayon ay Mang Ed.